Magsisilbing host itong nagdaang weekend ang Subic para sa isa sa mga pinakamalaking triathlon sa bansa ngayong taon. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. On your mark! And there we go! Daan-daang triathletes ang dumagsa sa Subic para sa 2024 Subic Bay International Triathlon nitong nagdaang weekend. Sa kompetisyong ito, nakalikom ng puntos ang mga endurance athletes na nais magkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Isa na riyan si Luke Bate ng Australia na patuloy ang pagsusumikap upang makaabot sa kwota at makatungtong sa Olimpiyada. Siya ang hinirang na kampiyon sa men's elite category nitong weekend. I really wanted to win this one, so the fact that it came together was very important to me. I really needed the points and I really wanted to win. So I've seen Australians come here in previous years, and it's a very popular event on the Australian kind of calendar. Nagpakitang gilas din dito ang Pinay triathlete na si Kira Ellis. Aminado mang kinapos sa kanyang target para sa 18-year-old rising star. Ang mahalaga ay patuloy ang kanyang improvement. I was aiming for top 10, so I really just missed out, but I can't be upset because I was really going into this race. I was really focusing on my swim, and I think that's one of the best swims I had this year so far. Hopefully I could get in that front pack, so I really can't complain. Ikinatuwa naman ng chief race official na si Ting Hoson na sa kabila ng malubhang init ay walang napahamak sa mga atletang lumahok sa event. We actually have very strict rules or guidelines based on World Triathlon guidelines when it comes to heat. There's a certain device that we use to measure the wet bulb global temperature. So it incorporates humidity, it incorporates air temperature, radiation, all those things come into play. And there's a number that we watch out for. If we breach that number, we have to stop the race. Exactly why we had to enforce cut-off in the bike, cut-off in the run as well. Unfortunately, we had to cut off a few runners. Samantala, magbabalik sa Subic ang Triathlon Philippines para i-host ang Asian Para Triathlon sa 2 ng Hunyo. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.